Mali kayo po pabalik sa aking channel. This is Gambay Channel from the Philippines. Today, mag-review tayo ng bagong, hindi naman bago, bago kong kit. So, hindi ko alam kung re-issue tong kit na to kasi blue na yung logo niya rito. So, itong kit na to ay lumabas noong 2016. This is HGCE Strike Freedom. So, review lang natin to guys. Pakita ko lang sa inyo. So, ito yung kit. Actually, na-display ko na siya. Matagal ko na siyang nabili siguro mga 1 month ago. So, ito yung kit. Maganda yung proportions niya. Ayan. Parang mini MG. Mas gusto ko yung proportions niya kaysa sa RG. Kaya ito ang pinili ko. Tsaka mas malaki yung wingspan niya. Itong wing. So, first, dito mo tayo sa mismong kit. Articulation. Una, ang ulo. Umiikot siya ng ganyan lang. Hindi siya nag-360. Dahil tumatama yung armor niya sa kanyang leg. Dito, sa may collar na to. Nag-chicken-chicken move siya. Tapos, shoulder. Ito yung kaya niyang, ito yung pinakamalayong kaya niyang gawin. Taas, baba. So, ang braso, kaya niyang umikot 360. Ito, double jointed. Double joint siya. Meron siyang panel line, nilagyan ko na siya. Sunod is yung waist. Ito yung waist niya. Magalaw naman. Ayan. Tapos, sunod is yung kanyang side skirt na may railgun. Ganyan na itsura niya pagka naka-open. Medyo maluwag yung peg ng beam sword. Natapanggal siya. So, ito, hindi siya sticker, separate part siya. Ito rin, hindi rin siya sticker, separate part din. Sa likod, ito hindi to, ito gumagalaw pala. Back and forth. So, kung ilalagay nyo yung itong beam rifle, eh, naiikot siya. Ang alam ko, sa pagkakaalala ko, yung lumang high grade, meron siyang peg dito para ilock yung itong side skirt. Ito wala. Ganyan lang siya. Stay lang siya ganyan. At, tapos ilalagay nyo to dito sa gilid, sa side skirt. Ayan. Ganyan na itsura. Para makita nyo. So, sa mga nagbabalak kolektahin to, okay na okay to. Nauna to sa Destiny. So, yung upcoming yun is yung Infinite Justice. Yun yung hinihintay ko para makompleto na yung tatlo. So, sunod, binte. Ito yung binte niya. Ayan, tatawa lang sa inyo. Ito yung binte. Kaya niya mag-split kung nakatupi yung railgun niya sa likod, yung side skirt niya. Ayan, kaya niya mag-split. So, kaya niya rin umikot. Medyo crisp pa kasi hindi ko ganong ginalaw-galaw. So, ayun. Sunod, yung joint niya sa legs. Double jointed. Ayan. Nga pala, ito, pag binilt nyo siya, pagkadikit ng dalawa, pwede nyo i-separate sa gitna para mag pares na lang gumagalaw. Different ways. Ayan. So, ang ankle part, ankle armor, is gumagalaw naman pero kagaya na nasabi ko, medyo crisp pa yung mga joints kasi hindi ko pa ganong nilo-loosen up. So,
paano naman magalaw siya, nagwiwigil siya, at bumababa rin na ganito. Para feeling ko, mini master grade siya. So, ayun. So, kung sa plastic niya, kalidad ng plastic, okay naman siya. Some of you, hindi gusto yung pagka-gold ng kanyang mga joints tsaka hands. Sa akin, okay naman. Depende siguro sa nakongolekta. So, ito, separate part. Sa pagkakaalala ko sa lumang high grade is sticker yan. So, yun. Ito yung body kit. So, sunod yung wings niya. So, ang wings niya, so, simple lang. Ito, sticker. Ito, separate part. So, kapag i-open nyo siya, malaki yung span niya pagka naka-open siya. Ayan. Pero mas gusto ko yung itsura ng Freedom kaysa sa Strike Freedom. Ito kasi medyo, for me lang naman, opinion ko, medyo OA. Ayan. Malaki yung wingspan niya. Wala tong wing effect na kasama out of the box. Hindi ko alam kung merong separate na nabibili. So, yun. Itong itsura niya sa likod. Hindi ito gumagalaw, fix yan. So, ayan. Yan ang itsura niya. So, ito yung peg niya pag ikakabit sa likod. Ayan. So, medyo malawag yung V-fin. Ito. Natatanggal. So, advice ko sa inyo, i-glue nyo na pagka nakabili kayo. Wala naman masama kung i-glue nyo na agad. Mas maganda kung i-glue nyo. So, sa akin, hindi ko pa na-glue. Kaya ito, nalalaglag. So, yun, kaya naman niyang tumayo mag-isa na nakakabit yung backpack niya. So, ingat lang. Pero I suggest ilagay niyo siya action base para ma-display niyo. So, pagkipaya niyo sa accessories, sa weapons. Ito yung beam sabers niya. So, nakipagkakabit siya ng ganito. So, pwede siyang dalawang beam dito. Pwede siya i-display ng ganon. Sunod is yung beam rifles niya. So, di ko alam kung anong tawag dito. Ito sticker. Itong blue part sticker. Ito separate part. Ito sticker. Makikita niyo yung blue dyan is sticker. Okay. Ito rin sticker. So, may sticker rin doon sa loob ng scope niya. Camera doon sa may beam rifle. So, ganito siya. Pagkakabitin. Oops. Ayan. Tapos, hatakin nyo itong nasa likod. Medyo matigas siya. Ayan. So, ayan ang itsura niya pagka magkakabit. So, sunod. Open palm hands. Nothing special. Sunod, yung beam shield niya ay kinakabit sa braso. Last is the beam sabers na hindi ko pa tinatanggal sa runners. So, yun lang. Napakasimpleng kit nito. Pero, yung proportions na ginawa ni Bandai is napakaganda.
kaysa do sa first na high grade na sobrang taba ng legs, ang late ng pakpak. So, hindi ko lang kung re-issued to kasi blue itong Bandai logo. So, came out from 2016. So, advice ko lang din sa mga balak bumili nito, itong part na to i-separate. Maluwag siya. So, i-glue nyo. I-glue nyo siya. Pati yung V-fin. Lagyan nyo rin ng glue. Mas maganda kung lalagyan nyo rin ng konting panel lines. Sa akin, nilagyan ko. Konti lang naman. Para mas umangat yung ganda ng kit. So, yun lang guys. Hanggang sa susunod muli. Maraming salamat sa mga nag-subscribe sa aking channel. Malaking tulong yan para sa ating channel na pagandahin pa ang ating content. So, abang-abang lang guys sa mga susunod kong video. Mapa-Beyblade, mapagandam. So, maraming salamat guys. Thank you for watching. Bago ko yung iwan, please like and subscribe to my channel. Thank you guys and see you soon.